Nakaredy na pala ang last will and testament ni Nanay Jacqueline Jose bago siya mawala sa mundo. Para itong lahat sa kanyang dalawang anak na si Andy at Gwen Garimond. Dadalawa ang anak at pinaglaanan niyang mabuti ang kanyang mga maiiwanan dahil sa pagiging workaholic ni Nanay Jacqueline. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sa loob ng ilang taong pangungulila ni Nanay Jacqueline sa dalawang anak na magkalayo, isang nasa Siargao at isang nasa Amerika, inuubos ni Nanay Jacqueline ang kanyang oras sa pagtatrabaho bilang isang artista. Dahilan kung bakit hindi siya basta-basta nakakapunta sa mga anak sa Siargao at sa Amerika. Naging matalino si Nanay Jacqueline sa pag-iipon para daw pagdating ng panahon ay hindi siya maging burden sa kanyang dalawang anak. Ang nangyari ay naging lonely at depressed na malungkot kasi si nanay naghahanap ng mga anak na dadalaw pero walang dumadalaw sa kanya ni isa. That's life, tanggap yan ni Nanay Jacqueline kaya naman naging strong siya. Sa ngayon naman ang mga naiwanang niyang mga properties at kung ano-ano pang bunga ng kanyang pagtatrabaho ay hinati niya sa dalawang anak na si Andy at si Gwen. Sa ngayon nga ay hindi pa muuwi si Gwen sa Pilipinas at nag-aayos pa nga ng mga papers ang bunso para naman kahit papaano ay makadalo o makapunta sa lamay ng kanyang nanay Jacqueline Jose. Dahil nga sa malayo ang dalawang anak ni Nanay Jacqueline Jose ay mas napamahal siya sa mga kanyang katrabaho at mga naging kaibigan sa show business. Sila na mismo ang gumagala kay Nanay Jacqueline at pumapasok sa kanyang loob ng bahay. Free ang lahat na pumasok kay Nanay Jacqueline dahil mahal niya ang mga katrabaho niya at mga naging kaibigan. Pag may free time si Nanay Jacqueline at walang taping or anumang show ay nagaya siya sa mga kaibigan na lumabas man lang or manood ng sine. Para naman malibang-libang ang aktres, itinuturing niya rin mga kapamilya ang kanyang mga close friend. Sobrang minahal ni Nanay Jacqueline ang kanyang trabaho at ganun din ang mga taong nakapalibot sa kanya. Napamahal na rin siya, kaya naman kabi-kabila ang nagbibigay ng tribute para kay Nanay Jacqueline. Isa na nga dyan ang isang magazine noong 2017. Ang sabi nga rito ni Nanay Jacqueline dahil nga nagsalita siya, "All the characters are important, visible and human. For each character I portray, I need to breathe life into it because they are alive." Ang sabi pa niya sa magazine na ito, "I wanted to let people know that there was this person who exists. That's what was most important." This is a quote from Nanay Jacqueline na isinulat sa isang magazine noong 2017. "I've always been indie. I started doing indie film and I think I'll still do indie forever. The only time I rested was when I gave birth to both my children. You could look at my movie making record." "I like to act. It's my passion. It gives me satisfaction. It's my life's biggest outlet. It's where I can release everything, creating characters. Those are my life's successes. Before, it was always the role of the mother. You can't run out of mothers, especially in Philippines soap opera." In commemoration of Jacqueline Jose and her life full of characters. Ang mga apo ni Nanay Jacqueline ang tunay na nakapagpapaligaya sa kanila lalong-lalo na pag umuwi si Andy ng Manila. Hindi pwedeng hindi niya makikita ang kanyang mga apo dahil ito lamang ang kanyang pagkakataon na makasama ang mga ito.
dumating pa ang time na pinatira niya ang mga ito sa kanyang bahay ng ilang buwan dahil nga sa nangyari sa Siargao. Sumulat nga ng isang madamdaming mensahe ang anak na si Andy para sa kanyang nanay Jacqueline. At ito nga ang pinakahuling mensahe niya para sa nanay na nangungulila talaga para sa kanila. Sabi nga niya dito, "Ika'y nasa araw, sa ulan, at sa hangin na aking nilalasap. Umaawit ng kantang puno ng pag-asa at ligaya. Wala na ang sakit, wala na ang takot. Makikita kita sa mga ulap. Maririnig ang iyong mga bulong ng pagmamahal. Magkikita din tayong muli. Sa ngayon, didinggin ko muna ang iyong mga awit." Nakakalungkot na wala na ang nanay Jacqueline na nagsakripisyo at nangungulila para sa kanyang mga anak. Kaya naman sa isang interview kay Augie Diaz ay inilabas niya ang kanyang saloobin. Sabi niya nga rito, "Jacqueline Jose was clearly sad. She was not doing well living alone. She said these thoughts and feelings in an interview. She even said nobody remembers her from her children. She seemed to have given her all to her children and even opted not to engage in relationships for their sake. She was not prepared for the empty nest. Her children were raring to live their own lives away from mom. Someone, however, has to give way, and it was the mother. She felt she had to continue working, so she will not be a burden to her children. The reason she could not easily go to Siargao or to visit her youngest abroad. In her last breath, she was alone. No one was there to hold her hand. Such was this mother's love."